Naku, huwag ka nang gumalaw muna. Huwag ka muna gumalaw. Naku naman, nakakatakot to. Huwag ka muna gumalaw. Sige. Huwag ka muna gumalaw. Hindi ako kinakabahan sa sarili ko. Mas kinakabahan ako sa sister. Oo, relax ka lang. Huwag ka muna gumalaw. What's up mga ka-fish time? This is Coach Mac. At nagbabalik na naman tayo sa bagong episode ng It's Fish Time! So sa episode na ito mga ka-fish time, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-general cleaning ng isang monster tank. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. This channel is all about pets, sports, and Christianity. Please hit the subscribe button and don't forget to hit the bell notification para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Pina-shoutout ko nga pala yung mga bashers natin dyan sa TikTok. Tignan nyo na lang sa TikTok, MacDaddy_TV. Makikita nyo yung comment sa latest upload natin doon yung about sa operation or surgery ni Baby Sevi. Kasama natin si Nasnip. Yes, mga nakakalala. Yes. Tutulungan niya tayo because general cleaning is not that easy. You do general cleaning once or twice a year lang, no? So, ayun. Simulan na natin. You need to turn off the water pump. We will remove everything. And just a reminder mga ka-fish time, no? Every time you clean, don't feed your fishes, okay? Garner, lagay mo na lang dito. Yan. Yan lang para medyo may space tayo. So when I say general cleaning mga ka-fish time, no? We will gonna clean everything. Like, we're gonna wipe everything, all side, four corners, bottom, and plus the sump tank. So medyo mahirap talaga to kasi talagang challenging to. And plus, I will let my cousin to go inside the tank. So whenever you're gonna go inside your tank, pag may pumasok na tao dyan, syempre yung tubig natin mag-i-increase yan eh. So aapaw, it will gonna overflow. Don't forget na magbawas kayo ng konting tubig muna. We reduce a little bit of water. So I will let Nasnip to go inside already. But first, you need a foam. A brand new foam na hindi pa ginagamit, no? You don't really need to do this like going inside the tank, no? Because somehow it's dangerous. Whenever you're gonna do this technique, sure na mag-iingat kayo. Kasi dati meron tayong kahabi na pumasok din sa monster tank niya para linisin yung tank niya. Eh nagkataon, habang nagpapapicture siya, biglang lumapit yung arowana sa kanya. Hindi naman siya kaagutin, pero nagulat siya bilang tao syempre. And then nagulat din yung arowana, yun, tumalon. If you have this kind of sponge, this one, this is better. Because the disadvantage of having a monster tank, you cannot reach every angle or every corner of the tank because it's too big. Be careful, please. Be careful. Oh, wag ka magugulat. Kahit makagat ka, hayaan mo na. Oh. Emotional damage! Pasok! Dahan-dahan lang. Naku naman, Garnet. Dahan-dahan naman. Galaw. Dahan-dahan lang. Hindi ka naman kakagatin yan ni Lucy. Hindi naman nga. Hindi ka naman yan. Mabait yan. Saan unahin ko? Kuskus muna o saipuni? Kuskus. Okay. Kuskus. Oh my God, lupit. Taga. O, dandan lang ha. Naku, yama lang siya. Yama lang siya. Hindi siya nakikita. Oo, yama lang siya. Simula ako. Oo, yama lang siya. Naku, huwag ka nang gumalaw muna. Huwag ka muna gumalaw. Naku naman, nakakatakot to. Huwag ka muna gumalaw. Kinakabahan sa sarili ko, mas kinakabahan ako sa isda eh. Oo, relax ka lang. Huwag ka muna gumalaw. Taga lang, ako nang takip. Putik yan. Takpan muna natin itong side nito. Ingat ka lang ha. Basta huwag kang shadow. Para kahit papano. Yan. Okay. Okay. Ayaw mo siya. Basta huwag ka lang gumalaw masyado. Lucy, relax lang please. Lucy, relax lang. Oh no. Sige, hindi ka naman. Daan-daan naman ang lahat. Tsaka daan-daan, baka masugat ka. Baka may mga matatalim na part eh.
Lulutang ka. Tanggalin mo yung hangin sa katawan mo. Mag-exhale ka. Na-sniff ko, no? Shoutout sa mga kakosa natin dyan. Ter, itong mga corner dito sa bracket. Yan, tsaka yan, mga ganyan. Tapos yan. Yan, yan, very good. Pati mga ito, yan, mga ganyan, yan. Yung mga water marks na yan. Pag ganyan, siguro kahit yung green na lang gamitin mo. Oo, oh, mas effective ba? Hindi. Para magmukhang brand new yung aquarium natin. Huwag kang tatapak sa bracket, ah. Okay. So yung mga ka-fish time, pagkatapos natin kuskusin lahat ng corners, we just need to wait for another 5 to 10 minutes. So the debris will gonna bababa sa, ano, sa sahig. And then after nun, pagkababa sa sahig, that is the time that we were gonna siphon the dirt, everything, and the debris. One. Ayun mga ka-fish time, after 5 minutes, we will gonna siphon the mga debris, yung mga tae-tae dyan. Yung siphon na natin, no? Tapos natin kuskusin, isipon lahat to. Ang gagawin naman natin ngayon, since general cleaning nga tayo, no? Dito, this one is detachable. Tatanggal yan. We will gonna rinse it din. Tanggalin natin ito. Rinse everything. Japanese, hindi yung Japanese mat eh. Black mat eh. Pag nakuha na natin yung filter media sa specific chamber, pa-video nga ako. Ayan. Pupunasan na rin natin to. All sides din. Hintayin nyo lang malaglag yung mga debris sa baba. And then, sisip-sipin nyo na rin ito. Mga ka-fish time, binabanlawan na natin yung black mat natin, no? Dito lang sa CR yan, syempre. Paano pagbanlaw mo? Siyempre, dapat wala ako kasi mo yan. And dapat wala akong gagamitin sa buwan. So, always, na yun na bitasan ka. Tama. And mas maganda kung may pressure water kayo mga ka-fish time kasi mas madali. And talagyan nyo lang ng tubig konti. Tignan nyo yung tubig na lumalabas sa black mat. Hindi clear, di ba? Tapos ang gagawin mo lang. Tignan mo, oh. Ay, kita nyo naman, di ba? Kung gaano kadumi. Ganyan lang yan. Kawawala siya. Yan ang technique dyan mga ka-fish time, no? So ulitin nyo lang yan. Ayun mga ka-fish time, pagkatapos natin linisin tong chamber na to, we will gonna proceed in this chamber. Same procedure, babanlawan, rinse it, and then isasipon yung mga debris na matitira dyan. Same goes with this chamber, and then so on and so forth. So ayun mga ka-fish time, pagkatapos nyo linisin yung mga chambers dito, ibabalik nyo lang yan. Then after that, yun, pupunuin na yung tubig. Cover natin. Make sure na ibabalik nyo mga ka-fish time kasi napaka talagang importante niyan. Every time na mag-general cleaning kayo mga ka-fish time, hindi naman kailangan na pupunta kayo sa loob mismo ng aquarium. Hindi naman siya talaga advisable kasi nga medyo delikado, risky yun. Baka yung isda nyo tumalon. Kung gusto nyo naman, why not, di ba? Parang itatry nyo lang naman once in a blue moon, ganyan. Bakit naman hindi? Para at least kahit papano, swimming nyo din yung alaga nyo sa loob ng aquarium. Pero kung sakali man, kinocover ko yung
yung ibang side para at least kahit papano malesen yung chance na makatalon yung arowana natin. Fish keeping, sana may natutunan kayo. Hit na rin yung like button at saka i-follow nyo na rin ako sa ibang social media platform like TikTok, Instagram, and Facebook page. McVolley TV, yun, same lang naman tayo ng username, and happy fish keeping. Sana na-inspire ko kayo. Always remember, all things are possible. Possible. Watch my vessel sink, 'cause I've seen the shores of every tide, but I still wish I was in your sea.